Ayan, so hello hello, shout out sa ating lahat mga kapatid. So nandito na naman po tayo. Greetings from the promised land. Ayan, the land flowing of milk and honey. It's in Israel. Ayan, so nandito po kami, bandings ng mga churchmates, CBM family here in Israel. At kami po ay magpahangin ng konti. Ayan, sa buong week na pagod ang katawan sa pagtatrabaho. So, kailangan po nating magpahinga. Ayan, so isa din po sa hindi po kami nakaka-day off. Lahat kami, hindi po kami regular na nakaka-day off. Yung iba ay sobrang napakahirap mag-day off dahil sa sanay na yung mga alaga nila na binabantayan ng mga caregivers dito at ayaw nila ng paiba-iba na reliever para sa kanila. So, may iba dito na once in one month, once in two weeks na lumalabas para mag-day off. So, sa paglabas na ito ay namimiss namin yung bawat isa sa amin. So, kami po ay magpahangin ng konti. So, napag-usapan namin na pupunta dito sa Seven Star Mall sa Herzliya, Israel. So, dito sa mall na to ay even though sa Shabbat or Saturday, ito po ay bukas. Pero, usually dito sa Israel, pag Shabbat, that is, observe the Shabbat day and make it holy, sabi nga niya sa Bible. Pero, hindi lahat ng mga malls naman dito ay sarado. So, isa ito sa open na mall ngayong Shabbat. So, napag-usapan namin na kami ay maglaro ng bowling at ikot-ikot dito sa mall na ito. So, isa sa mga sisters in Christ namin dito ay once in two weeks na lumalabas. So, we really need air. Kailangan natin ng magpahangin minsan kasi sa 24/7 sa loob ng amo ay napakahirap na mag-stay sa totoo lang. So, as a caregiver, hindi po madali. Nandyan na yung mentally tortured, physically, emotionally. Kaya every Shabbat, kailangan nating punuin ang spiritual aspect ng ating buhay. So, Sabado po ito, after nitong banding namin, gala-gala, walking, strolling, ayan, sa mall na ito ay mag-church po kami after nito. So, ito na nga po yung bowling center, mga kapatid, no? At saka, ayan, magbabayad po tayo sa Shabbat or Saturday. Ang bayaran po natin dito ay medyo mahal kasi Shabbat nga. So, per head po dito ay around 43 shekels. Pero kapag regular days, sabi ni Pastora ay mga around 27 to 35 yata. Ayan, not sure. So, ayan, magbabayad po tayo, 10 rounds yan, 1 hour game. Ayan, so after po naming maglaro dito ng ayan, magbabayad po tayo sa counter. So, after na kukunin nila yung pangalan, kasi ilalagay sa monitor. Ayan, sasalitan po yan na maglalaro ng bowling. This is our first time. Si Pastora lang ang hindi first timer dito. Kami dito ay first timer talaga naming maglaro ng bowling. So, please bear with us kung nakikita ninyo na mali-mali yung posisyon namin at hindi kami marunong maglaro. Pero, not bad for the first time itong mga kasama ko, ha. Ang galing nila na nakuha kaagad nila yung technique kung paano maglaro ng bowling. Ayan, so medyo mahaba-haba po ang pila. At tayo ay magtatanong kung anong mga pangalan ng mga players. So, hindi ko alam na itong lugar pala na ito ay malapit sa work ko. Dito kami umiikot ng alaga ko palagi.
Eh, hindi ko alam na sa basement pala nito ay may bowling center. So, it's my first time to see na may bowling pala dito. Ayan, so, ito nga mga kapatid. Ayan, ang ganda ng lugar na ito. Maraming mga bata, banding ng mga Israeli with their kids. Ayan, so nakikita po natin, oh, puro mga bata yung mga naglalaro dito ng bowling. So, tuwang-tuwa nga po tayo, no? Kasi medyo ignoramus tayo. So, super busy sa pagtatrabaho, nako. Ngayon lang talaga nakapag-ikot-ikot. Ayan, so after mag-bowling, ayan, stroll-stroll muna tayo dito. Window shopping, lakad-lakad. Ayan, para lang ganyan po ang buhay ng caregiver sa Israel. Ganyan po ang buhay ng katulong sa Israel. Ayan, for almost buong araw, araw-araw, from Sunday, from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, kasama ang alaga. Kaya sa mga nag-i-stay dito, halos magkamukha na sila ng mga alaga nila. Charot. Ayan, so napakasarap sa feeling na makapag-bonding ang mga kasama dito sa Israel. Na memories na napakahirap makalimutan. At ang gaan-gaan ng pakiramdam kapag nakakasama mo yung mga friends mo dito sa Israel. Ayan. Kasi we don't have families here. So, ang mga families lang namin dito ay yung mga churchmates sa ministry. Ayan, iba ang saya kapag kasama sila. So, once in a blue moon na umiikot-ikot kami. So, malapit lang tong mall na to sa akin, mga kapatid. Malapit lang to dito. Dito kami umiikot din ng alaga ko at dito ako dinadala ng alaga ko kapag gusto niyang bumili sa ng mga chichirya niya. Ayan, so may McDo po dito. Ayan. Ang bilis-bilis ng aking mga kasama, nag-aanap po sila ng ano dito, matambayan. So, ayan nga po mga kapatid. Daming mga tao kahit Shabbat. So, sa mga buhay, sa mga nasa abroad dyan, OFWs abroad, kahit man medyo mahirap yung trabaho natin, let's always keep the faith na ang buhay natin dito ay ang trabaho pala natin ay kahit man mahirap magtrabaho na mahalin natin ang trabaho natin. Let's love our work, love our job, and always pray at dalangin natin na kung anong dahilan kung bakit tayo nandito sa abroad. Let's always pray na lahat ng mga goals natin, mga dreams natin sa buhay ay matupad natin. At let's always put our trust in God. Kasi walang imposible sa Panginoon. Wala namang imposible sa Panginoon. At alam ko na nagagalak din ang ating Panginoon kapag nakikita niya ang kanyang mga anak na na-achieve nila or na-accomplish nila ang kanilang mga dreams, yung mga dahilan kung bakit sila umalis sa bansang Pilipinas ay para matupad yung mga pangarap sa buhay. So I'm sure lahat kayo na mga wishes, goals, dreams sa buhay ay matutupad din natin balang araw. So more patience, more love sa ating mga trabaho, at wag din po nating kalimutan na alagaan ang ating kalusugan, ang ating mga sarili, at i-enjoy natin yung good health na binigay ng ating Panginoon sa atin. So ayan, ikot-ikot tayo dito, bibili po tong mga kasama natin ng multivitamins dito sa Superfarm. So dito po ay mix ano din dito. Ayan, hanahanap na natin yung medicine area. Ayan, so bibili ang ating sister Nina ng vitamins. So, ayan, ikot-ikot, window shopping lang tayo. So, after nito ay magpapahinga na.
Ayan. So, ito po yung labas ng Seven Star Mall. Yan, ito yung pinapakain ng alaga ko din noon. Nandito ako for almost 7 years doon sa alaga ko na matanda. Tapos 6 years na rin sa autistic na alaga ko. So, dito kami tumatambay. Gustong-gusto ng alaga ko na binibigyan yung mga fishes na yan ng mga tinapay noon. So, ito yung sa kabila po na yun, mga kapatid, doon yung park kung saan ko nililibot yung alaga ko. So, napakalawak po ng area na to. Masarap siyang magandang dito magtambay. Maglakad-lakad, magmuni-muni. Ayan. So, just enjoy, mga kapatid. Enjoy working and always be happy. Don't pressure, don't stress yourself. Kasi lahat ng mga bagay na nandito sa mundo ay temporary lamang yan. So let's always look kung ano man yung permanente. And that is our salvation. Ayan, so we enjoyed so much the bowling, yung strolling. Ayan, so hinihintay po namin dito ang aming pastor para sunduin kami. Eh, social, di ba? May taga-sundo. Hinatid kami, tapos susunduin kami. Ayan, ganyan po kabait ang aming pastor dito. So, after nito ay pupunta kami sa Tel Aviv at mag-re-rest ng konti and then go to church na rin. So, yan po ang rotation ng buhay namin dito sa Israel. Work, tapos church, gala ng konti. Ayan, with Sister Tina, Sister Marity, Sis Nina, Pastora Rowena, and Sis Juliet. Ayan, so, yan po yung mga kasama ko. Yung iba, kahit gusto man nilang sumama dito ay talagang wala silang oras. Ayan, si Mars Marites. Ayan, so, we enjoyed so much. Ayan, so, just enjoy yourself, mga kapatid. And always be happy. Ayan, so, God bless everyone. Thank you so much. And, don't forget to click the notification bell para naman ma-notify tayo sa mga parating na upload. So, thank you so much, mga kapatid. Ingatan kayo at gabayan kayo ng ating Panginoong Diyos. So, that's all. And thank you so much. Mwah, mwah, mwah. Love, love, love. Thank you, babush.